Hi guys, it's me Dan and welcome back for another video. In today's episode, I will be doing a stationery haul and make sure to watch till the end of the video because we will be having a giveaway. Medyo matagal na rin akong hindi nakapag-haul dito sa channel ko. Kaya I'm super excited na ipakita sa inyo itong aking mga binili. All of these stationery items are from Shopee. Dalawang shops yung pinagbilihan ko. Lahat ng links na ipapakita kong items will be down on the description box below. So kung may magustuhan kayo doon, you can easily check them out. Ito yung dun sa first shop na pinagbilihan ko. Na-open ko na to, so na-check ko na yung mga items. First item that I will show you ay itong mga Muji-inspired notebooks. These are 55 pesos each only. And available sila in two sizes, A5 and B5. So, itong size naman na to is A5. Parang size siya ng regular na notebook. Ipapakita ko sa inyo kung anong itsura niya. Magbukas tayo ng isa. Clear yung cover niya, and yung sa likod naman is meron siyang dalawang holes para paglagyan ng rope. So, may enclosure siyang ganyan. And for the paper, medyo yellowish siya. Hindi siya sobrang kapal, pero hindi din naman sobrang nipis. Yung kita ko dun sa picture, parang yellowish siya, pero sa personal, mas may yellow pa siya. For the design of the paper, available siya in dotted, lined, grid, and blank. So, yung kinuha ko is dotted lahat. Mas preferred ko yung dotted kasi mas malinis siyang tingnan. Second, gusto ko yung lined kaya lang medyo malalaki yung spaces niya. So, mas konti yung masusulat ko kaya yung dotted talaga yung gusto ko. Yan. So, I got 3. Next is another Muji-inspired notebook. This is 50 pesos each. I got 2. And ito naman, so nasa taas yung spring niya. Yung kinuha ko naman dito is both lined naman. Medyo yellowish din yung page. And then sabi ko nga sa inyo, is medyo malalaki yung spaces niya. Ito nga palang notebook na to is 80 leaves. Pati yung isang Muji-inspired notebook kanina, 80 leaves din siya. And it is also available in A5 and B5. So this one is A5 din. Next is this correction tape set. 6 pieces na siya for only 55 pesos. Sobrang minimalist lang ng itsura niya. Clear lang siyang ganyan. Halos lahat nung binili ko are mga minimalist yung itsura. Kasi Muji-inspired nga, diba? Sobrang cute lang niya. Maliit lang siya. It comes in this clear pouch. Next are these desk pen holders. Actually, 3 yung kinuha kong ganito. But nasira siya sa shipment, so basag-basag yung ganyan. Buti na lang isa lang yung nasira, and yung seller napakabait naman niya kasi nirefund niya. So, ito ay 29 pesos each. Sobrang cute and neat way din para mag-store tayo ng pens, highlighters, ganun. Available siya in 2 colors, black and this one, yung translucent nga. But sa ibang shops, mas maraming colors. Merong pink, blue, ganyan. Pero ito, mas preferred ko pa rin itong parang clear or translucent. It has 4 compartments. And pwede mo rin siyang gamitin ng pahiga or patayo. Depende sa'yo kung paano mo siya i-store. Mas preferred ko siya kaysa dun sa parang baso na lalagyan ng pens. Kasi yon pag hindi siya puno, parang sumasabog siyang ganyan yung pens. Dito, maganda kasi naka-ganyan, nakapatong-patong siya. So, next is this highlighter pens. I got 2 pastel colors and 6 colors na siya. Meron pastel yellow, orange, pink, purple, blue, and green. And ang maganda dito kasi dual-ended siya. So dito, ito yung broad. And yung isang side naman niya is yung fine. So dual purpose siya. Nagustuhan ko rin dito sa highlighter set na to is maganda yung case niya. Meron siyang case and thick yung case niya. And then, I also got this 8 colors naman na highlighter set din. This one naman is 75 pesos. Pastel colors din siya, so sobrang cute. Ito namang case niya, medyo mas manipis. And hindi siya dual-ended. Broad lang yung meron siya. Medyo mas malaki yung tip niya. Pero broad lang siya. Sobrang nakaka-happy lang ngayon yung mga highlighters. Kasi meron ng mga pastel colors, unlike nung college ako. Mga neon colors lang yung available and usually mga Stabilo lang siya. Puro neon nga, kaya medyo masakit sa mata. Tapos ngayon meron na mga pastel colors at meron na bibiling 75 pesos for 8 colors na. Kaya sobrang sulit ng mga ganitong set.
So, yun yung mga nabili ko dun sa first shop. And ngayon, buksan ko naman itong sa second shop. Hindi ko pa ito nabubuksan. So, ngayon ko lang ito i-unbox. Dito, medyo mas madami akong nabili. Unahin natin itong pinakamalaki. So, ito yung unang item from the second parcel. So, I got binder notebook. These are 54 pesos each. It is also available in two sizes, A5 and B5. And this one is A5 din. Itong binder na to is yung soft type. Pero, hindi naman siya talagang sobrang soft. Tama lang para hindi magusot yung notebook. It is also available in other colors like blue, gray, pink, green, and clear. Eh, so, ito yung clear. Ang maganda dito kasi, it is refillable. So, this has 20 holes. Yan. And clear din yung binder niya dito. At sobrang cute niya kasi ganito siya pag bubuksan mo. I-open mo lang siya dito. Matatanggal mo na siya dyan. And kung i-close mo naman, you just lock it like that. Itong binder na to, sulit na rin to kasi diba 54 pesos lang siya. Pero meron na siyang included na 30 pages. Tingnan natin yung paper niya. Ah, maganda yung paper niya guys. Mas makapal siya compared dun sa Muji inspired notebook na pinakita ko sa inyo kanina. Ang pinili ko naman dito is yung grid. So okay din naman pala yung grid kasi medyo hindi naman sobrang dark nung grid. So okay rin yung grid niya, maganda rin. So kung student ka talaga, pwedeng-pwede yung grid kung meron ka mga math subjects. So, yung kasama niya dito is 30 leaves, pero it can fit up to 50 leaves. Pwede natin siyang refillan. And what I like about binder notebooks, kasi kung hindi mo siya mapuno, pwede mong tanggalin yung extra pages and gamitin mo para sa ibang subjects or sa ibang topics na sinulat mo. Kung hindi naman kasha, or kulang yung paper mo, pwede mo siyang dagdagan. Pwede mo siyang reuse itong binder and yung mga nasulat mo naman, pwede mo siyang i-compile per sem or per year, diba? Tatlo pala yung binili ko nito, so 3 pala siya. Syempre, kung may binder, of course, meron tayong refill. So, ito yung mga refill na loose leaf. Ganyan siya. I got 3 as well. Yung isa is grid and meron akong dalawang dotted. Alam niyo guys, mas makapal siya compared talaga dun sa Muji Inspired na nabili ko from the other shop. Mas maganda to and mas maputi yung paper niya. Ito namang loose leaf refills are 38 pesos each lang. Also available in A5, B5 and meron siyang pang A4. Ang maganda rin dito sa mga refill nila is available din in dotted, line, grid, blank and meron din silang Cornell. So yung Cornell, yung itsura niya is parang divided siya into 4 segments kasi para siyang method of note taking. So ang cute kasi ginawan pa talaga nila ng design na ganun. I also got this eraser. Sobrang cute lang niya. Black yung eraser na to. These are 9 pesos each. 2 sizes siya, small and large. But small lang yung available. Kaya ito lang yung nabili ko. Kaya lang guys, nakabili akong eraser. Pero nakalimutan kong bumili ng pencil. Next item is this brush pen. Color black lang siya. And this one is 28 pesos. Okay siya for calligraphy. And maganda rin siya gamitin for titles and subheadings ng mga notes. I also got this dual-ended brush pen. This one naman is 22 pesos. Sobrang mura lang guys ng mga items nila. Ang dami niya available colors. Pero itong binili ko is yung teal. Yan yung isang side niya. And ito naman yung isang side. I also got 2 rulers. 13 pesos each. Yan, ganyan lang siya. Sobrang simple lang. Acrylic and yan, minimalist yung itsura. I got 3 retractable sign pens. First time ko lang makakagamit ng retractable na sign pen. Patawarin nyo ako, guys. 22 pesos each lang siya. So, I got 3. Maganda dito kasi meron siyang silicone dito para hindi masyadong masakit sa kamay pag matagal kang nagsusulat or pag madiin kang magsusulat. Muji inspired din to. I also got this clear scissors. So, so I got 2. 25 pesos each siya. Available in small, medium, and large. So, ang binili ko is yung small lang para madali mo lang siya mailagay sa bag. Mas madali mo rin siyang gamitin para sa mga crafts. Sobrang aesthetic lang niya kasi diba, ayan siya, clear lang. And I also got 2 pencil case. 28 pesos each siya. Ito lang yata yung nabili ko na hindi clear or translucent. Kasi walang ibang available na color. So, ang color niya is mint. So, maganda pa rin kasi favorite color ko to. Maliit lang siya. Siguro kasha lang yung mga pens or eraser, ganyan. And small sharpener. Yun pala, hindi pala ako bumili ng sharpener.
Ayun. So, maliit lang siya. Sobrang cute lang niya. Kaya, madaling ilagay sa bag. Ako, guys, gusto ko lang talaga sa mga gamit ko. Sobrang liliit lang. Kasi ayoko nagdadala ng malalaking gamit or bag. At ayoko ng mga mabibigat. Preferred ko lagi yung mga maliit lang na stuffs. Last but not the least, syempre, hindi ito magiging isang stationary haul kung wala tayong washi tape. 58 pesos siya, 10 rolls na. So, yung color niya is orange. Orange yung pinili kong design. Sobrang cute lang niya for journaling and note-taking, pang-design sa mga notes natin. And binigyan din pala ako ng free parang ID holder yan. Ang cute niya lang. So, yun lahat yung nabili kong stationery items from Shopee. At syempre ngayon for the fun part, the giveaway. Konti na lang and marireach ko na yung 30,000 subscriber dito sa aking YouTube channel. And it will not be possible without you guys. Kaya naman, I want to give back to you. There will be two winners for this giveaway. Each winner will receive these stationery items. Yung mechanics, sobrang simple lang para maraming maka-join sa inyo. First, you have to be subscribed to my channel. And then, you need to follow all my social media accounts. Yung links, ilalagay ko sa description box below. And then, I will be posting regarding dun sa giveaway on my IG. So, one entry if you tag 3 friends on my IG post and share it to your story. And then, another entry if you tag 3 friends on my Facebook post naman. And you also have to share it on your story. So, yun lang yung mechanic. Sobrang dali, diba? So, bawat isa sa inyo, pwede magkaroon ng 2 entries. I will announce the winners once we reach 30,000 subscribers. So, good luck guys! Sana mag-join kayong lahat for this giveaway. And that's it for today's video. I hope nagustuhan nyo itong video na to. And I hope somehow nakatulong ako kung naghahanap kayo ng mga stationery items. So, that's it guys! Kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to give it a thumbs up. Share and subscribe to my channel for more videos and updates. Thank you guys for watching and see you in my next videos. Bye!